Ang inaakalang matibay na marriage ni na John Estrada at Priscilla May Relis ay nababahiran ngayon ng kontrobersya dahil sa pambababae di umano ni John. Kaya ang tanong ng bayan, maghihiwalay na ba sila? The Philippine Showbiz List presents, maghihiwalay na ba sila John Estrada at Priscilla May Relis? John's quest for love and how he found it in Priscilla. Nagkakilala sila John at Priscilla noong 2004 sa isang restaurant. Noong mga panahong yon, si Priscilla ay ang reigning Miss Earth 2004. Agad sila nagagaanan ng loob, ngunit ilang buwan pa ang lumipas bago sila muling nagkita. Sa unang pagkikita pa lamang nila, nakaramdam na si Priscilla ng paghanga kay John. Nagustuhan niya ang pagiging gwapo nito, ang tangkad at ang paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Bukod dito, si John ay naakit din agad kay Priscilla sa unang tingin pa lang. Para kay Priscilla, maraming pagkakatulad ang mga Pilipino at mga Brazilian sa kanilang ugali at mga pagpapahalaga. Si John ay napakaalaga at napakaprotektibo, mga katangiang pinahahalagahan ni Priscilla. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, ang kanilang mga puso ay nagkakaisa sa pagmamahalan. Noong 2009, opisyal silang na-engaged at noong 2011, sila ay nagpalitan ng kanilang mga I do's sa isang beach wedding sa La Union. Ang seremonya ay dinaluhan ng maraming mga kilalang personalidad tulad din na Richard Gomez, Lucy Torres Gomez, Andrew Iliana, Randy Santiago, Aidy Las Alas, Augie Alcacid, Gabby Concepcion at Chris Aquino. Naroon din ang apat na anak ni John na bahagi ng wedding entourage na nagpapakita ng magandang relasyon ni Priscilla sa mga anak ni John. Isang taon pagkatapos ng kanilang kasal, dumating ang bagong biyaya sa kanilang buhay, ang kanilang anak na si Anechka. Sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya na kanilang hinarap sa nakaraan, natagpuan nina John at Priscilla ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa at sa kanilang pamilya. Ang kanilang simpleng love story ay nagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o mga panlabas na anyo, kundi sa malalim na pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Priscilla confirmed marriage troubles with John over Cebu influencer. Tila mayroong masayang buhay ang mag-asawang sina John at Priscilla hanggang sa magbigay ng isang makahulugang pahayag si Priscilla tungkol sa isang babaeng nag-i-entertain ng isang may asawang lalaki. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng mga espekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon at nag-udyok sa publiko na magtanong kung sino ang babaeng tinutukoy ni Priscilla. Noong April 2023, kinumpirma ni Priscilla na siya at si John ay may mga problema sa kanilang pagsasama. Ayon sa kanya, ito ay dulot ng maraming kadahilanan, ngunit nilinaw din niyang hindi sila nag-aaway. Ang kanyang pahayag ay nagtulak sa mga tao na alamin kung ano ang tunay na nangyayari sa kanilang relasyon. Sa gitna ng mga espekulasyon, isang pangalan ang lumabas, si Cheo de la Vega, isang personalidad sa social media mula sa Cebu. Bagamat hindi agad-agad kinumpirma o itinanggi ni Priscilla ang mga espekulasyon, lumitaw ang pangalan ni Cheo dahil sa kanyang sariling mga aksyon. Si Cheo mismo ang naglantad sa publiko ng kanyang pagkakasangkot sa issue ni na Priscilla at John. Ibinahagi niya ang mga screenshots na kanilang palitan ng mensahe ni Priscilla sa Viber. Sa kanyang post, mayroong pang-uuyam na tono dahil sinabi niyang isang beses lamang daw niyang tinikman at hindi na inulit dahil hindi masarap. Sa ilang sipi na kanilang pag-uusap, mababasa na silita ni Priscilla si Cheo at tinanong kung bakit ito may palitan ng mensahe sa kanyang asawa. Mariing itinanggi ito ni Cheo at sinabi pa niyang aware siya na may asawa si John at wala siyang intensyong pumatol dito. Binura ni Cheo ang kanyang post ngunit marami ng netizens ang nakascreenshot nito at mabilis na kumalat sa social media. Samantala, binigyang diin ni Priscilla na mayroong pagbabago na nagaganap sa kanilang relasyon bilang consequence ng ilang mga aksyon na hindi na niya pinili pang ipaliwanag. Samantala, noong April 9, 2023, si John kasama ang kanyang asawa na si Priscilla ay nagtungo sa Oslob, Cebu para sa isang short vacation. Kasama nila ang kanilang anak na si Anechka at ang mga anak ni John mula sa kanyang dating asawa na si Janice de Belen, sina Moira, Kayla at Juan Estrada. Ang kanilang paglalakbay ay tila isang pagtakas mula sa ingay ng kontrobersya na bumabalot sa kanilang pamilya. Kapansin-pansin naman na wala sa kanilang kasama ang pangalan na anak ni John at Janice na si Ina Estrada. Sa gitna ng kanilang bakasyon, nagbahagi si John ng isang cryptic post sa kanyang personal na Instagram account. Sa kanyang mensahe, nagbigay siya ng isang Easter greeting sa kanyang mga followers at ipinahayag ang kanyang damdamin tungkol sa pagiging misunderstood ng ilang tao.
Ang kanyang post ay nagbigay ng haka-haka at iba't ibang interpretasyon mula sa mga netizen at followers. Bago ang kanyang Instagram post, nagdeklara si Jan ang kanyang pagmamahal para kay Priscilla na tinawag niya bilang kanyang one and only queen. Gayunpaman, ilang araw bago ang pahayag na ito, lumabas ang balitang may mga problema ang kanilang pagsasama. Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula kay Jan o kay Priscilla, ang issue ng pagiging unfaithful ay naging malaking usapin sa kanilang relasyon. Ang kanilang biyahe sa Oslob ay isang simbolo ng kanilang pagnanais sa magsimula muli at magpatuloy sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Ang publiko ay mabilis din na nagbigay ng kanilang opinyon at reaksyon ukol sa issue. Maraming netizens ang nagpahayag na kanilang suporta kay Priscilla, habang ang iba naman ay nagbigay ng kanilang opinyon tungkol kay Jan at Chio. Ang issue ay naging usap-usapan, hindi lamang sa social media, kundi pati na rin sa iba't ibang media outlets. Priscilla and Jan facing serious marriage issues led to breakup speculations. Ang mga mata ng publiko ay nakatuon ngayon sa buhay at kaganapan sa relasyon nila Priscilla at Jan na naging mainit na usapin ngayon. Kamakailan lamang, bumungad sa madla ang mga balitang humaharap ang mag-asawa sa seryosong mga issue sa kanilang pagsasama na nagdudulot ng mga espekulasyon ng nalalapit na paghihiwalay. Ang usapin ay lumabas ng si Jan ay nag-post ng mga larawan sa Instagram mula sa kanyang bakasyon sa Boracay. Isa sa mga larawan ay may caption na, "What an awesome place!" Ngunit sa kabila ng tila masayang mga post ni Jan, lumitaw ang kontrobersya na magkomento si Priscilla sa post na ito, na naging sanhi ng mga hinala tungkol sa tuling na kalagayan ng kanilang relasyon. Sa isang komento ni Priscilla, sinagot niya kung sino ang kasama ni Jan sa Boracay. Sinundan pa ito ng isang live video ni Priscilla kung saan matapang niyang isiniwalat ang kanyang nararamdaman at mga pinagdadaanan sa kasalukuyan. Sa kanyang video, sinabi niya na kailangan niyang umalis upang makapag-isip at makapagplano para sa hinaharap ng kanilang anak. Binanggit din niya ang kanyang pagkasawa kahit pa siya ay kilala bilang taong laging sumusubok na ayusin ang mga bagay-bagay. Ayon sa kanya, ang mga tao ay dapat maging maingat sa kanilang mga ginagawa dahil laging may mga kahihinatnan ang kanilang mga aksyon. Isa sa mga naging malaking usapin ay na magkomento si Priscilla sa post ni Jan na tila nagpapahiwatig ng hindi maganda. Sumagot siya sa tanong ng isang netizen kung sino kina Lena at Marites ang kasama ni Rigor na tumutukoy sa karakter ni Jan sa Batang Quiapo. Sinagot ito ni Priscilla sa pamamagitan ng pagbanggit sa IG handle na Lily Holman kasamang isang tumatawang emoji. Dagdag pa niya ang parirang looking very divorced sa kanyang komento sa post ni Jan muli na may kasamang IG handle ni Lily Holman. Ang mga pahayag na ito ni Priscilla ay nagdulot ng malaking ingay at mga espekulasyon sa social media. Maraming netizens ang nagtaka at nagtanong tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Para sa mga followers sa kanilang buhay, tila isang malinaw na indikasyon ang mga komento ni Priscilla na may malalim na problema ang mag-asawa. Noong May 2024, binuksan ni Priscilla ang tungkol sa mga usap-usapan ng rocky romance sila ni Jan noong nakaraang taon. Sa kanyang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Priscilla na dumaan sila sa isang mahirap na yugto noong nakaraang taon, ngunit marami siyang natutunan mula rito. Sa kanyang social media naman, sunod-sunod ang mga cryptic post ni Priscilla. Kasalukuyan ngayon na sa ibang bansa sila ng anak nila ni Jan na si Anechka habang nasa Pilipinas naman si Jan. Makikita sa IG story ni Priscilla ang shared reels kung saan may mga caption itong "When you are trying to move on but everything reminds you of him." Sa reels na ito, makikita ang isang babae na may hawak na empty egg tray, librong may title na Idiots at isang pack ng baby carrots. May eksena sa video na napaiyak na lang ang babae nang makita nito ang isang malaking garbage bin. Sa kanyang FB Live din ay nabanggit ni Priscilla na pagod na siya sa kung ano man ang kanyang pinagdadaanan. Mababasa rin sa kanyang IG speech bubble ang makahulugang mensahe na "Just find out divorce is approved in Boracay" with face with tears of joy emoji. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!